Araw mga kasimple, so ito na nga at meron tayong maraming pipino dito. So ito ay pipino na galing sa trading post. Ito yung mga reject na hindi pwedeng ibenta. So ito ay hinihingi lang namin. Actually yung kapitbahay namin ang pumupunta na humihingi dito at tapos binibigyan niya kami. Binibigyan din namin siya ng pang taxi para may ma-share siya sa amin. So, ito, kailangan natin siyang islicin para at least naman ay hindi masyadong mahirapan yung mga baboy na kakain sa mga pipinong ito. Actually, kahit anong gulay naman ay pwedeng ipakain sa baboy. Yung mga repolyo, patatas, pwede yun. Kahit hindi na kailangang lutuin. So, ayan, dinala ko na nga dito sa kulungan ng mga baboy. Dahil ayan, naghihintay sila. Pagdating mo pa lang ay talagang inaabangan nila ang kanilang mga pagkain. Dahil siguro ay sila ay gutom na gutom. At pagpasensyahan nyo na, hindi sila nakaligo. Hindi sila naligo dahil malamig ang panahon. Ang lamig talaga ng panahon dito sa Latrore. So ayan, binigyan ko muna ng konti kasi ayan, sinasalo nila at natatapon yung mga pipino. Tapos ibuhos na natin ang maraming pipino. So, bali dalawang timba naman ang inilalagay namin na pipino para at least ay medyo mabusog naman sila at hindi sila masyadong mabitin. So, ayan, pagkatapos nilang ubusin ang pipino, ay ihuli naman natin ang feeds. So, ayan, kailangan din nilang kumain ng feeds at yun ang kanilang bali pang himagas. O, diba, baliktad? Kung sa atin ay ginagawa nating pang himagas yung pipino, sa mga baboy ay yun ang inuuna naming pinapakain sa kanila. So, yun po ang pamamaraan naming pagpapakain ng baboys.